Narito ang pinakamalalaking balita sa oras na ito dito sa PNA Headlines. Nanawagan na isang eksperto sa mga Pinoy na magpa-booster shot sa gitna ng tumataas na bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa isang public briefing, iginiit ni Dr. Benito Atienza, Vice-Presidente ng Philippine Federation of Professional Associations, ang kahalagahan ng pagpapabooster 6 na buwan makalipas ang unang bakuna. Ito upang mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa COVID-19. Kamakailan lamang ay pinayagan na ang mga nasa edad 18 pataas na walang anumang karamdaman na magpaturok ng booster shot. Nasa 78 milyong Pilipino ang kumpleto na ang bakuna laban sa COVID-19 habang 23.8 milyon naman ang meron ng unang booster shot. Samantala, nagbabala rin si Atienza na huwag hayaang pumasok ang mga bata sa matataong lugar at laging magsuot ng face mask, lalo na sa loob ng mga establishmento. Lilipad patungong Cairo, Egypt ngayong araw si Migrant Workers Secretary Susan Ople para personal na pangasiwaan ang pag-aabot ng tulong sa mga overseas Filipino workers na naipit sa kaguluhan sa Sudan. Sa isang press conference na isinagawa sa Malacanang ngayong hapon, sinabi ni Ople na magkakaroon ng iba't ibang pangkat ang Department of Migrant Workers upang maayos na matugunan ang mga pangangailangan ng nasabing OFWs. Nakausap na umano ni Ople ang Department of Foreign Affairs at Philippine Ambassador to Cairo, Edzedin Tago, at tutukoy naman kung saan isasagawa ang cross-border assistance na katatayuan naman ng mga pangkat ng DMW. Ayon pa dito, pagtawid sa border ay makatatanggap na ng $200 ang mga na-displaced na manggagawa doon, habang aalamin din ang iba pa nilang mga pangangailangan sa kanilang reintegration o pag-uwi sa Pilipinas. Nakipag-ugnayan na rin ang DMW sa Ministry of Human Resources and Social Development sa Kingdom of Saudi Arabia para sa posibilidad na mabigyan ng pansamantalang trabaho ang mga naapektuhang manggagawang Pilipino sa kaguluhan sa Sudan. I will be leaving tonight with Undersecretary Hans Kakdak to oversee the welfare operations of the department in making sure that those who have that those who are able to cross the border would be given financial assistance upon crossing kasi marami sa kanila wala talagang dala at all. And may mga bata din kasi, may mga kababaihan tayo, so we want to make sure that there are proper facilities then. Target ng Department of Information and Communications Technology na maparehistro ang 70% ng mga aktibong SIM card sa bansa, kasunod ng idineklarang 90 araw na pagpapalawig sa deadline ng SIM registration. Sa pahayag ng Presidential Communications Office, titiyakin ng DICT na mas maraming Pinoy ang makakaranas ng social, digital at financial inclusion sa pagkarehistro ng kanilang mga SIM cards. Ayon pa sa PCO, maglulunsad ng SIM registration sa mga liblib at malalayong lugar sa pangunguna ng National Telecommunications Commission. Inanunsyo kanina ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na papalawigin ng 90 araw ang pagpaparehistro ng SIM. Pero babala nito, lahat ng may SIM na hindi pa rehistrado pagkatapos ng Abril 26 ay hindi makakagamit ng social media at ibang piling serbisyo hanggang sa makapagparehistro sila. Mungkahi naman ni Senador Grace Po, pagtingin ang information dissemination para mas maingganyo ang mga tao na iparehistro ang mga SIM cards nila. Nanawagan ng isang mambabatas na magkaroon ng pambansang dialogo tungkol sa pagpapatupad ng diborsyo sa Pilipinas. Ayon kay Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez, kailangan ng mga pamilyang Pilipino, partikular ang mga manggagawa, ang pagkakataong mawakasan ng bisa ng kanilang kasal sa pamamagitan ng diborsyo. Anya, karapatan ng isang Pinoy na makawala sa isang relasyong nakasisira, mapang-abuso at hindi na masaya para mapabuti ang sariling buhay at karera. Layunin din itong pag-aanin ang epekto ng pananatili sa isang hindi magandang relasyon. Sinabi pa niyang kailangang protektahan ng batas, maging mga personal na relasyon at kapakanan ng bawat Pilipino.
Isinusulong ni Alvarez ang pagpasa ng House Bill 4998 o Absolute Divorce Act of 2022. Sa ibang balita, sa patuloy na selebrasyon ng Filipino Food Month, tampok sa hapag ng Pamana Philippine Food Festival sa Visayas ang Secret Kitchens of Samar. Ito ay proyekto ng panlalawigang pamahalaan kung saan ibinibida ang mga pagkain ng Samar gamit ang mga pamanang recipe na iniingatan ng bawat pamilya. Ilan sa mga aktibidad na ginanap sa Catmalogan City ang katatapos na Amazing Food Race noong Abril 24. Ang Bangkwet Samar Noon Food Forum na ginaganap ngayon hanggang Abril 26, hapagkainan at ang Secret Kitchens of Samar Gastronomy Tour. Tampok na paksa sa forum ang kasaysayan at tradisyon ng pagluluto sa Samar, mga pamanang lutuin at turismo. Kabilang sa mga ipinagmamalaking pagkain sa Samar ang tamalos o binalot na kanin at sinarsahang karne, borracho o sponge cake, kesong gawa sa gatas ng kalabaw at sisi o binurong shellfish. Ang hapag ng Pamana Philippine Food Festival ay selebrasyon ng mga pagkain bilang bahagi ng yamang kultura ng Pilipinas. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito atin sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Marita Muahe. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.